Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. For today's vlog mga kumarites, pupunta nga pala kami ng bayan. Kakagaling ko nga lang sa panggabi yan pero nakatulog na naman ako. Bala ko talaga ngayong araw ay bilhan ng black pants itong aking anak na gagamitin niya sa graduation. Tapos ayan, si Mudra nga ay naiinip daw kaya naman ayan, sumama din. Hapon na nga pala ngayon, mga 3:30 na to ng hapon kaya hindi na masyadong mainit, buti na lang. Kanina kasi ay mukhang uulan na hindi. Itong aking anak nga ay aayaw pang sumama, Diyos ko po, napakatamad. Sinabi ko na lang na pupunta kami ng Mien City at bumili siya ng sketchbook na gusto niya. Ayun, saka palang sumama, hindi pa nga kami nakakalayo, tinatanong agad kung anong oras kami uuwi. Mga 4:50 daw, dapat nasa bahay kami, aba pala decision din. Ay baka daw kasi hindi siya umabot sa libot, ay napakaaga pa naman. Sabi ko ibibilhan ko nga lang siya ng black pants at saka sapatos. Ay yung bibilhin ko nga ay gagamitin na nga rin niya sa high school para hindi na nga ako bumili. Ang una nga natin pupuntahan ay dito sa loob ng palengke dahil nandito yung mga bilihan ng mga pants. Ay kung may pera na nga lang din naman kayo, ay bumili na nga kayo ng mga gamit dahil panigurado bago magpasukan ay siguradong tataas pa ang mga bili. At ayan, panigurado yung mga uniform na yan ay paniguradong magtataas din yan bago magpasukan. Dito nga sa napuntahan namin ay halos lahat nga ng school ng uniform ay naandito na. Meron na nga din silang tahin at hindi ka na mamumroblema pa. Pera na nga lang talaga ang kulang. Dito na nga kami bumili sa unang tindahan na napuntahan namin. Sabi ko nga kay tita ay kung meron nga sila ng makapal-kapal ang tela. Ay itong aking anak ay hindi ko alam kung nilalagari baga ang uniform at lagi nala ang wasak. At itong ang pants na nilabas ni tita ay sila nga daw ang nagtatahin ito kaya maganda daw ang tela na re. 350 nga yung presyo at meron din naman silang manipis, 250 naman yung isa. Pero depende nga rin sa size dahil yung sa aking anak nga ay 260. Doon naman yung sa manipis. Parehas ko nga pinasukat sa kanya yung manipis at yung makapal para malaman baga kung maganda ang lapat. So ayan, dalawa na nga yung binili ko para nga meron siyang palitan. Ang hirap naman kasi kung iisa lang. Isang makapal at isang manipis nga yung binili ko. Ay magkaalaman na lang kung alin ang matibay sa dalawa. Ay nung binilihan ko nga yan ng makapal na pants ay wala, ay nasira din. Kaya hindi pwedeng mawawalan tayo ng sinulid at karayom sa bahay at paniguradong tatahiin din natin yan. Pero sabi nga ni tita, sila nga daw yung nagtatahiin yan kaya doble yung tahi. Bumili na nga rin ako ng dalawang sando para pansuson sa kanyang polo. Hindi na nga ako bumili ng polo dahil ilan na nga yung nasa bahay, hindi naman sinusuot. Ang ginagawa niya kasing pamasok ay yung t-shirt na white lang dahil hindi daw mainit sa katawan. Ay sabi ko nga sa high school ay hindi na nga pwedeng gayon. Pagkatapos naman namin bumili doon sa may uniform ay dito naman kami nagpunta sa bilihan ng sapatos. Sabi ko nga kay kuya ay size 9 dahil nga patusok yung mga sapatos nila ay naku, mas malaki pa pala yung size na kailangan. At ayun, size 43 nga yung nagkasya sa kanya. At ayan mga kumarites, para may idea kayo, ayan nga pala yung presyo. Pero panigurado, magtataas pa yan bago nga magpasukan. Ang mga bibilhan nga lang muna natin ngayon, syempre yung mga pangunahing kailangan sa school, uniform, sapatos, at syempre mga notebook na rin. Naglalakad na nga pala kami niyan at papunta na nga pala kami sa Mien City at doon naman tayo bibili ng mga notebook. Kaya alam nyo na, kami mga nanay nga, ang mga major namin ay nakalaan talaga sa pambili ng mga gamit ng mga anak sa school. Ay sa sobrang mahal din naman ang bilihin ay Diyos ko, nakamagkano na nga tayo. At ayan, nandito na nga kami sa Mien City at pinahabili na nga namin yung aming mga dala. Sa bungad pa nga lang, ito na agad ang makikita mo, mga school supplies. Kumuha lang ako ng dalawang pang intermediate dahil kailangan nga nila ito. Kumuha na nga din pala ako nitong lengthwise at saka nitong 1/4. Sus, nung high school nga kami, dinidilaan lang namin yung intermediate, meron na tayong lengthwise. Tigda dalawa nga lang yung binili ko dahil madali naman bumili pag naubos na. Yan lang naman kasi yung mga pangunahing kailangan sa school. At yung iba nga na meron dito ay kinuha na nga rin namin, kagaya ng mga gunting, mga glue, pantasa, lapis, ball pen, ayun nga pala yung mga kinuha namin dito. Pati na nga rin itong ruler, paniguradong kailangan din nila. Hay nako, parang kailan lang yung mga magulang ko pang bumibili nito para sa akin. Ngayon ako na nga ang bumibili nito para sa anak ko. Kaya kayo mga kabataan dyan, hanggat pinag-aaral kayo ay pagsipagan nyo. Ay nako, hindi nyo alam ang totoong mundo. Wala pa kayo sa totoong realidad ng buhay. Dahil pagka nakapagtapos nga kayo, eh dyan nyo malalaman ang totoong hirap. Hay Diyos ko, kung nalalaman nyo lang ang mga pagod naming mga magulang. Tapos kung mga tuwiran pa kayo, eh inam ha. Pero ang sa akin nga, eh hanggat nag-e-enjoy kayo sa pag-aaral, eh go lang. Hanggat hindi nyo pa nararanasan ang totoong mundo, eh mag-enjoy nga kayo dyan. Dahil pag naandito na kayo sa totoong mundo, eh baka sabihin nyo naman gusto nyo na ulit bumalik sa pagkabata. Naandito na nga pala kami sa bilihan ng mga notebook at sabi ko nga sa kanya ay pumili na. O ayan, at puro itim pa ang pinilit. Sabi ko iba-iba naman ang design.
mag-resign. 32 pesos nga pala yung notebook dito pero hindi ko alam yung iba. Yung medyo makapal na nga ring notebook ang binili ko para medyo matibay. At ayan, dahil nga napangakuan ko nga siya ng sketchbook ay pumili na nga siya. Pagkatapos naman yan, sabi ko nga kay Modra ay pupunta nga ako dun sa mga bilihan ng tasa. Dahil ngayon nga ay bala ko nga bumili nga ng baso dahil nga naku, nung naghugas ako ng pinggan na basag na naman yung aming isang baso. At tingnan nyo naman itong tasa, napaka-cute at kulay pink. Pero hindi ko nga binili yan dahil napakarami pang tasa sa bahay. Baso lang pala yung bibilihin ko dahil wala na nga kaming baso na inumin. Pero ang bala ko nga ay hindi na nga ako bibili ng babasagin dahil naku, sayang na naman pag nabasag. Nakakita nga ako sa Shopee ng plastic lang ay ewan ko lang kung meron dito. At ayan, yung aking anak nga ay nakaibig pa ng tasa, yung kulay gray daw, kaya naman pinagbigyan ko, sabi ko isa lang. Dito nga kami nagpunta sa may mga plastic na baso. Iba-iba nga yung kulay niya pero ang hinahanap ko nga ay yung transparent lang. Yung parang baso ng mga Jollibee, Chowking, ganon, buti na lang meron dito. At ayan, 19 pesos nga pala yung isa at sabi ko nga kay Mudra, ikuha niya nga ako ng 6. Maigi na nga yung ganyan ng baso sa bahay para hindi nababasag. Si Mudra nga ay kumuha din pero yung ibang design naman pero plastic din. At ayan, dito naman si Mudra pumunta at tumingin nga ng kaserola. At itong aking anak naman ay nakalimutan pang bumili ng mga pentel pen. Nakakita pa nga nitong lapis pang sketch daw niya. Sabi ko nga may lapis siya pero wala nga siyang pantasa kaya sabi ko ikumuha nga ng isang pantasa. Buti na nga lang at dito sa malapit sa cashier ay nakita niya nga itong correction tape. Sabi ko nga ay kumuha na ng dalawa at mura lang naman. Pagkatapos nga namin kumuha niyan ay nagdiretso na nga kami sa cashier para magbayad. Sabi ko nga ayan na nga lang muna at madali na nga bumili ng mga kulang pa. Pero sa ngayon ayan nga lang muna yung kinuha namin. Syempre ang uunahin natin dyan yung mga notebook, papel, mga ballpen. Saka na nga lang ulit tayo bibili ng kulang kapag ka malapit na ulit ang pasukan. O mga kumarites, notebook na notebook pa lang yan at iba pang mga kailangan pero kokonti pa lang yan, umabot na ng ganyan ang presyo. Kaya maigi talaga yung utay-utay para hindi nga mabigla. Ay talaga namang pagkapasukan na ay mabibigla ang ating mga bulsa pag isang bilihan. Kaya ngayon pa lang na magtatapos nga ang pasukan, ay naku, magumpisa na tayo magutay-utay ulit. Pagkatapos nga namin pumunta sa Mien City, ay dito na nga kami dumiretso sa KFC para nga kumain. Habang nag-i-scroll kasi ako sa Facebook, ay may dumaan ngang vlogger sa akin at nag-review nga nitong Chiza. Mukhang masarap nga itong brownies nila pero hindi tayo bibili niyan. Buti na nga lang at hindi nga tayo masyado sa sweets at ito nga ang aking kinikrave ngayon. Buti na nga lang at dito nga sa KFC ay wala nga masyadong tao, hindi kagaya doon sa McDo ay puno. Pero kung tatanungin nga ay yung anak ko nga ay mas gusto nga doon sa McDo. Mga ilang minuto din naman at dumating na nga yung order namin at tinawag na nga yung aking number. Pagkakain naman namin dito ay wala naman na kaming ibang pupuntahan at uuwi na rin naman kami. Alam nyo na, yung aking anak ay ayaw na ayaw ng gala. Parang yun nga ay aking asawa dahil kung ano lang dapat yung bibilhin mo, yun laan. Ayaw din na nag-aantay at napakamainipin din. So ayan mga kumarates, the moment of truth, tikman na natin. Itsura pa nga lang ay nakakatakam na. Jiza nga ang tawag dito dahil manok nga siya at saka pizzang pinagsama. Para sa akin nga ay okay naman ang lasa at masarap naman. So habang kumakain nga tayo ay mag-i-story time nga tayo kung bakit nga ako galit na sa aking asawa. Ilang araw na kasi yon, sabi ko nga lagi kong bilin ay yung kanyang binalutan ay hugasan na niya pagkakaawas niya. Dahil panggabi nga ako para kinabukasan hindi na nga ako maghuhugas ng kamay. Para makapamahinga man lang kahit ilang minuto. Dahil sa trabaho nga gamit na gamit nga talaga yung aking kamay. Abay ilang araw na napapansin ko lagi ko na lang nadadatnan sa lababo. Sabi ko kasi sa kanila mag-ama, sila lang naman ang kumakain sa gabi, hugasan na nila yung pinagkainan nila. Ay hindi, pagkakaawas ko inadadatnan ko pa sa lababo kaya naman nai-stress talaga ako mga kumarites. Ano ba naman yung kaunting tulong na iyon para sa akin at hindi na nga tayo masyadong mapagod? Ay aba, nung aking kinagalitan ay siya pang galit. Kesyo ako daw ang magtrabaho sa initan. Siya daw ay napapagod. Ay hindi katwiran sa akin iyan. Ang akin ay parehas tayong nagtatrabaho kaya parehas tayong pagod. Maigi siya pagkakadating ng trabaho, nagse-cellphone, nakahiga na, minsan nagiinom pa. Eh ako ba, nakita niyo tumambay agad? Kita niyo naman na habang nagbibidyo nga ako ay diretso na nga agad ako sa pagsasaing, sa pagluluto. Ang iniuutos ko lang naman ay simpleng paghihimpil, hindi pa mga magawa. Kaya hindi niyo talaga ako masisisi kapag ka nga ako nagiging dragon na. Parehas na parehas pa sila ng ugali nitong aking anak, kaya naman naku, talaga naman nakakagigil. Ayoko din naman kasi dumating sa punto na mapagaya nga ako dun sa aking katrabaho. Ay alam niyo ba kung bakit? Ayan, shoutout nga pala kay Ate Arlene. Nagumising na nga lang daw siya isang umaga na hindi nga daw siya makabangon at sobrang sakit ng katawan niya. Ay di ayun, nung nagpahilot daw siya ay sobrang daming lamig ng kanyang katawan. Kaya ayan, shoutout din nga pala sa mga anak ni Ate Arlene na tulungan nyo nga ang inyong ina. Naku, pagka nga kayo nawala ng ina, ay naku, kawawa kayo. Kaya ayun baga ang ibig kong sabihin mga kumarites. Kaunting tulong lang naman yung hinihingi namin sa inyo, yung kayo'y magkusa. Ay hindi, ang gagawin pa sa akin ako pang aangila. Isalang-sala naman ang mga katwiran. Kaya sabi ko sa kanya kung ayaw niya maghugas ng kanyang binalot, sasaha siya ng saging magbinalot. O kaya mag-umpisa na siyang magbangin ng dahon ng saging para doon ko na lang siya ipagbabalot. Diba, para pag-uwi, wala na siyang hugasin. Aba, ay maswerte na nga kayo. Pagkakagising niyo, may kakainin na
kayo. Pagising ang binalot, bibit-bitin na lang. Tapos paghuhugas pa ng binalot, akin pa din. Abay malma, talagang naalma na talaga ako. Kaya sabi ko, aba, magkusa naman kayo, ako'y napapagod din. Eh din nung araw nga na yun na nagalit nga ako, hindi na nga lang din ako umimik. Nababasa din naman daw yung kamay ko kapag ka naglalaba. Abay sabi ko, kaya nga ako bumili ng matik na washing para hindi nga mabasa ang aking kamay eh. Tapos pagdating sa bahay, maghuhugas naman ng mga pinagkainan nila nung gabi. Ay talagang malma. Ay kahit nga galit ako nung araw na yun, ipinagsain ko pa rin naman siya at pinagsapaw ko nga ng embutido na kanyang pang-ulam. Pero yung binalot nga niya na hindi niya hinugasan ay hindi ko talaga hinugasan. Ay hayaan ko diyang mabulot yan. Bay hindi rin naman hinugasan at kumuha ng bagong binalutan. O diba ang galing. Pero ako nga hindi ko pa rin hinugasan. Eh din nung hapon siya din ang naghugas. Pati yung isang binalutan na ginamit niya, hinugasan niya na rin. At kahit galit nga ako ng mga oras na yan sa kanya, ipinag-take out ko pa rin naman siya ng kanyang pagkain. Siyempre ito nga hapunan na rin namin at yung aking anak ay pinag-take out ko na nga rin ang kakainin niya mamaya. Para hindi na nga rin ako magsaing pag-uwi. Ayun, pag-uwi naman namin ay naging okay na din naman kami. Ako naman ikonting kalmalaang naman i-okay na. Yun nga lang ay talagang may kasamang kurot na panggigigil at talaga namang hindi talaga ako titigil hanggat hindi nakakapanakit. Para yung inis at galit ko sa kanya ay matanggal ba? Basta pag nakurot ko na siya ng pinong-pino ay okay na nga ako. Ay wala, ang ginagawa lang sa akin ay tinatawanan lang ako. Agang-aga ko daw magbunga nga kaya daw siya nasura. O diba, napakagaling siya pa ang nasura. At habang pauwi nga kami ay meron nga palang nagre-rain na Elena dito. Ay napakaaga naman ang kanilang tapusan. So ito pala yung mga basong nabili ko kanina, o diba, napaka-aesthetic. Pag ito nga ang ginamit mo ay para ka na rin kumain sa Jollibee. Charot. 19 pesos nga lang pala yung isa at 6 na nga yung binili ko. Maigi nga ito na kapag ka nalaglag mo hindi mababasag. At ito pala yung isang nabili ko nga doon sa Mien City, 49 pesos lang, may kasama ng istro tsaka takip. Gandang-ganda nga ako kasi kulay pink, alam nyo naman na napakahilig ko sa kulay pink. Kala ko nga sana siya Shopee pa bumili, buti na lang meron doon. At ayan, ito lahat yung mga gamit na nabili ko nga doon sa aking anak. Sa ngayon, ito lang muna dahil ito lang yung pinaka-importante sa lahat. Saka na lang yung mga tumbler, payong. Kailangan pa ulit natin mag-antay ng mga susunod na sahod pa. Utay-utay muna para hindi nga tayo mabigla. At yung ibang ang kulang, eh, sabi ko nga sa aking asawa, eh, siya naman ang sumagot. At ayan, sabi ko nga sa aking anak, eh, sukat niya nga pala yung nabili naming sapatos. Ito nga pala yung susuotin niya sa graduation niya, pati na rin sa pasukan. Nung una nga, sabi ko, eh, size 39, eh, hindi kasya. Kaya naman, ayan, size 43 yung nagkasya. So, yan lang naman mga kumarites ang ganap natin for today's video. Thank you for watching. Bye!